tunghayan natin ang hinggaling ng bawat kalahok dito lang sa Kita Rin Talong Mas Batenyong Pilipino. Magandang araw sa lahat. Malugod naming ipinakikilala ang mahalagang mga paalala tungkol sa HIV/AIDS at Firecracker Prevention Month para sa kaligtasan ng lahat ngayong darating na Kapaskuhan. Halina, tunghayan natin si Ginoong Emiliano S. Ulano, punong-puro ng Libasanag National High School. Magandang araw sa inyong lahat! Mula sa pambansang mataas na paaralan ng Dimasalang ay magbibigay ng isang paalala ngayong Pasko ng Pagdiriwang. Komunidad na maalam, utukan ay iwasan. Paputok at pampasabog, maliit, ngunit kapag kapangarin, pangunahing gamit upang mag-ingay sa Pasko't selebrasyong masaya at maingay. Sa pangkalahat tawa, ito ay labintador o limintador. Bumis na kusino ng kape, shabdod ng office room. Basta na nalang po, ay traidor. Komunidad na maalam, utukan ay iwasan. Lalo sa katawan, nakakasama rin sa kapaligiran. Maakitin iyong mata, bibilit sisindi, ang alam mo'y ika'y masaya. Ngunit, kalat sa kalsada, polusyon sa hangin, takot sa mga alagang aso. Sunog ay dulot at may mga daliring putol dahil sa paputok. Sabi nila, mas malakas ang paputok, nag-uumapaw na swerte raw ang papasok. Pero unbis na buenas, baka abuti ka pa rin ng malas. Sa oras na ika'y maputukan. Napakamatay ang tetanus. Huwag baliwalain ang sugar o pasok. Pumunta sa health center. Magpabakuna kontra tetanus. Seryosong komplikasyon ay maiiwasan na salbihin. Kapagalidad na maalam, tutupan ay iwasan. Delikado sa katawan. Nakakasama rin sa kapaligiran. Pagbusina, ilaw ng glow sticks o pag-alog ng alkansyang may laman, tambol o kumpas ng tamburin, pagpukpok ng kaldiro, tugtog na malakas, mura, madaling hanapin at gamitin mga alternatibong ligtas. Thank you.
Magandang araw sa lahat. Tuwing ika-isa ng Disyembre ay ginugunita ng buong mundo ang World AIDS Day dahil sa tatlong kadahilanan. Una, upang maalaala ang mga taong biktima ng sakit nito. Pangalawa, ay ang pagpapaigting ng advokasya sa pagpapalakas ng loob ng mga taong saklaw ng sakit na HIV. At ang panghuli ay pagbibigay kaalaman tungkol dito at pagpapayo na iwasan na maging biktima ng sakit nito. Subalit, ano nga ba ang HIV? Ito ay acronym ng tatlong salita na ang ibig sabihin ay Human Immunodeficiency Virus. Trabaho ng virus na ito ang pahinain ang immune system ng isang tao. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay may sakit na ganito, hihina ang resistensya. Madaling ma-infeksyon at madaling kapitan ng napakaraming uri ng sakit. Ano ba na unang nadiskubre ang sakit na ito noong dekada 80? At ayon sa World Health Organization o WHO, lagpas 34 na milyong katao ang namumuhay ngayon na may HIV. At ayon sa tala, mahigit 50% ng mga Pilipinong may HIV ay nasa edad 20 hanggang 29 gulang. Sa kagandahang palad, nadiskubre naman ang gamot dito noong taong 1996. Ito ay kilala sa tinatawag na antiretroviral drugs o ERD. Ang gamot na ito ay pumipigil sa pagkalat ng virus sa buong katawan. Ngunit hindi tuluyang natatanggal ng gamot ang virus. Kaya naman, ang paggamot nito ay panghabang buhay. Pag hindi agad naagapan ang sakit nito, maaaring umabot sa pinakamalalang bahagi na kung tawagin ay AIDS, na ang ibig sabihin ay Acquired Immune Deficiency Syndrome. Maaaring mamuhay ng normal ang may sakit na AIDS, ngunit ang sakit na ito ay nakamamatay kung hindi magamot. Ang HIV ay makikita sa mga likido ng katawan gaya ng dugo, similia, vaginal secretions at gatas ng ina. Maaaring may pasang virus nito at makahawa sa iba sa maraming kaparaanan. Una, kapag nagkaroon ng hindi protektadong pakipagtalik ang isang tao sa may sakit na AIDS. Pangalawa, pwede rin itong may pasa sa pamamagitan ng mga kontaminadong syringe o karayom na ginamit ng may sakit na AIDS. Pangatlo, maaari rin itong may pasa sa pamamagitan ng pagsali ng dugo na kontaminado ng virus. At panghuli, maaari rin may pasa ng mga apektadong ina sa kanilang mga sanggol sa pagbubuntis, sa panganganak o habang nagpapasuso. Para maiwasan ang HIV, tandaan ang A, B, C, D, and E pattern. A stands for abstinence, ang pag-iwas sa pagkikipagtalik. B stands for be faithful, ang pagiging tapat sa asawa. C stands for conscience. Dapat ang mga desisyon sa buhay ay may gabay ng Diyos. D, don't use drugs and liquor. Iwasan ang paggamit ng bawal na gamot at alak. Ang taong nasa impluensya ng alak ay wala sa katinuan sa sarili. Maaring mauwi sa casual sex upang gagahasa. At ang panghuli ay E stands for education. Magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa HIV/AIDS mula sa mga taong nalubhasa sa bagay na ito, gaya ng doktor at iba pa. Sana may natutuhan kayo sa video na ito at maging gabay sa maayos na pamumuhay. Maraming salamat sa panunood.